Good morning, Namaste! Welcome back to my channel! Araw na to ay Monday. Busy Monday, guys, kasi marami kaming lalakarin ngayon. So, pupunta kami ni Pinay sa Nepal sa consulate. Aayusin na nila yung paper ni baby. So, pagdasal nyo na maayos na ang lahat para makauwi na sila. So, hawak ko yung papeles niya. Naghihintay pa kami ng bus, guys. So, tara, samahan nyo kami sa papunta sa consulate. And then, hindi lang sa consulate, guys. After namin sa consulate, mga ano ako, magungulikta ako ng patatas. So, ano, abang lang. So, yan, guys. Nasa bus na kami papunta dun sa consulate. Malapit lang. 15 minutes lang yata. So, abang ulit. Guys, baba na kami sa bus. Yung kasing bus na to, bababa, ano, I mean, hihinto talaga siya sa mismong tapat ng consulate, guys. Ayan yung Toyota. Diyan din yun. Gate number 3 pala to. So, tignan natin kung may magpapapasok dito. Otherwise, iikot kami doon. Tayo. Doon daw. Sa main gate daw kami dadaan. So, iikot ulit kami. Ikot daw tayo. Ayan, guys. Nandito na kami sa loob ng gate. Gate pala. Ng consulate. So, kailangan may hand sanitizer ulit. And then, ililista yung mga pangalan namin. Doon. Ayan. So, papasok na kami na kapag-login na kami doon. Kailangan ilista yung pangalan. Ayan. Ayan na yung office ng consulate. Tingnan nyo, oh, may flag. Philippine flag at saka Nepali flag. So, di ba? Malaki. Malaki yung office ng ano, consulate. Actually, Toyota talaga to. Showroom. Hanggang doon. Pero, ano, yung may-ari ng ano, ng Toyota na to, ay siya rin yung consul general namin. So, inisa na lang niya. May ginawa, gumawa siya ng opisina doon para sa consulate office. Ayan siya. Yayamanin ang aming consul general dito, guys. Ayan. Ayan yung opisina niya. Kanyang Toyota showroom. So, itong part na to, ito yung consulate entrance, consulate office entrance. So, meron din dyan. So, ayan, meron silang monkey monkey doon. So, papasok na. Ipupush ko muna. Namaste! Ani, Subinso? So, ayan, guys, nakapasok na kami dito sa consulate office. So, upo muna dito sa ano, receiving area. Hintayin namin na bumaba yung sekretaryan ni Consul General para mapag-usapan kung ano yung magiging resulta ng lakad namin ngayon. So, abang na lang mamaya, guys. Guys, tapos na kami doon. So, next po nating puntahan ay mag-harvest ako ng patatas. Mag-harvest ako ng patatas. So, abangan nyo kung paano ang pag-harvest ko ng patatas dito sa Nepal. Wait lang, guys. Harvest ng potato. Kakain muna kami ng crunchy momo dito. Pahinga-pahinga muna, guys, bago ako sasabak sa pag-harvest ko ng patatas. So, nandito kami sa May Green Jollibee. So, ayan, guys, nakakain na. So, may ano na ako, may energy na ako mag-harvest ng potato. So, simulan na natin ang pag-harvest ng potato. Ayan, ga. Dito ako mag-harvest ng potato, guys, ha. Akala nyo talaga sa farm ako mag-harvest ng potato, no? Eto na. Nasa sako na yung mga patatas, guys. Ayan, agad pakita ko. So, ayan, guys, dalawang sakong patatas, pinapunta ako dito para kumuha ng patatas. So dalawang sakong patatas yan, guys. So, kung gaano karami ang kaya kong bitbitin pa uwi sa bahay, yun yung harvestin ko, guys. So, akala nyo talaga mismong sa ano farm na magbubunot ng patatas ang gagawin kong pag-harvest, no? So, ayan, naka-ready na rin tong basket ko.
ko. Pangtatakalan ba? Yung isang ganito, isang kilog iso, dito ko ilalagay para marami kaming patatas ni Pinay sa Nepal sa bahay. Kahit prito-prito lang, pang french fries, di ba? Or mashed potato. So, mag-harvest na tayo, guys. Simulan na natin ang pag-harvest natin. Pili. Tsaka maganda dito guys, makikita mo kagad yung ina-harvest mo, makakapili ka na kagad at wala na siyang gaanong buhangin, diba? Ganito yung biyaya ako sa Nepal guys, yung nakahiga ka lang tapos may magme-message sa'yo kung gusto mo ng patatas. Aba, sino namang tatanggi sa patatas? Eh, ang mahal ng patatas ngayon dito sa Nepal guys. So may pang french fries tayo sa bahay. So yan, nakakadalawang takal na ako. Lalagay ko na dito sa bag ko guys yung patatas, iba buhos na hindi maayos ang pagkakalagay. So siguro kahit tatlong takal lang. O yan, kasi mabigat din. So ayan guys, tapos na ako mag-harvest. Aray, ang bigat. Hindi ko kayang dalhin lahat guys. So pinuno ko na lang ito. Imbis na tatlong basket lang natakal. Limang basket guys. So ito yung na-harvest ko dito. Libreng patatas. So kahit mahirap bitbitin, hiningal ako. Naglagay lang sa bag, hiningal. Mabigat siya guys, pero walang mabigat-mabigat pag libre. So iuwi namin to. At least may libre kaming patatas. Isang linggong patatas, guys. Limang takal. So, ayan. Nakita nyo na ako mag-harvest ng patatas. Kakaibang pag-harvest ng patatas, guys. Ayan, so, tara. Uwi na tayo, guys. Ayan, guys. Nakapag-harvest na ako ng patatas. Nakakuha ako ng limang takal na patatas, guys. So, hindi ko pwedeng sabihin mabigat yung patatas kasi biyaya ito. So, uuwi na kami, guys. So, hanggang dito na lang muna ang aking video. At least nasamahan nyo akong mag-harvest ng patatas. Ibang klaseng pag-harvest ng patatas. So, again, guys, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking channel. At saka sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa akin, huwag nyo pong kalimutan i-subscribe ang aking channel, guys. At sa mga talagang laging nandyan na sumusuporta sa akin, walang sawang kapasalamatan ang aking sasambitin sa inyong lahat, guys. Maraming salamat at ingat lagi. Bye-bye! Don't forget!